Ako po si Arsenio Nick Lizaso, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sine, na naghahatid sa inyo ng kulturang buhay na buhay. Ang kultura'y buhay na buhay. Kultura ng pananahan, kaya tinag na pananahan, ay nakasentro sa pamilya. At siyempre, ang pamilya, para magkaroon ng continuity, ay kailangan meron silang tahanan, no? Ito ang naging ancestral houses. Paano magpakaroon ng ugnayan sa pamilya na mahusay kung wala kayong bahay, kung saan lang kayo nakatira? Mahihirapan ang family continuity. Kung talagang importante ang relasyon sa atin at ang pinaka-importante ang relasyon ay relasyon sa pamilya, kailangan talaga mayroong bahay. Kaya ang pangarap ng halos lahat ng Pilipino, mahirap man o mayaman, ay magkaroon ng sariling tahanan. Sapagkat para sa kanila, ito ang simbolo ng pagkakaisa ng pamilya at katuluyan ng pamilya sa mga dating panghenerasyon. Kaya ang kultura ng pananahan ay hindi lang sa mayaman, pati yan sa mahirap. Tahanang nakamit sa sariling pagpupursige, bahay na magiging duyan at kanlungan ng isang pamilya, pugad kung saan magsisimula ang paglalayag, destinasyon na laging mauuwian, maaasahan, mapaghihimlayan. Ika-apat sa mga kulturang susuriin natin ang kultura ng pananahan. Malawak ang sakop at impluwensya ng kulturang ito. Mula sa mga bahay ng mararangyang angkan hanggang sa munting tahanan pinagpupundaran. At ang aming kaluluwa kung kami mamatay. Three generations were born here. My lolo was born here. My tito was also born here. And some third generation cousins were also born here. So I'm Cesar Augusto Concho III, and I'm the fourth generation Concho from my great-grandmother who built this house. For the longest time, no one lived here. So the only time that this house really was alive was during the Good Friday Holy Week procession, when the whole clan still came over and helped each other set up the carroza with the Santo Entierro. But nowadays, you can now appreciate who your family members are. Also, caters to being Filipino. When we're so proud of our sense of family being not just the nuclear but the extended, and this is the testament to that. And you could see that when everyone is here, it's really filled. It's only in Good Friday where I can taste like inutak or pateros hubad na lumpia, certain okoy, and the balut. I can never taste as good a balut as it is in Good Friday pateros. This house, as the oldest remaining bahay na bato in Pateros, has kept even for the whole Pateros to get together. Parang pamilya nag-share ng kung ano meron. May magdadala ng merienda, may magdadala ng inumin pagka naggagawa sa karo. Itong bahay na ito, pinaka-importante, narito ang senyor. Dito kami nagtatagpo-tagpo, kami ibang gumagawa sa karo. Dito kami magkikita-kita ngayong mahal na araw. And you could see a lot of younger generations still here, you know, being maybe forced upon by their parents to be here. Like I was forced when I was young and I did not understand it. But hopefully, when they grow older, they could really see the uniqueness of this tradition, which, if I can say, it's not many families have this. This is physical, you know, item or structure that I can bind or can unite everyone together. So those unique things, you know, that if we don't really preserve this, it'll be such and such a shame. Because
Because at this point, really, the question now of the clan is, what's the relevance of this house? Who's going to manage it? Who's going to take over? Are we going to continue with the same responsibility, with the same commitment as they had, you know, for this tradition of the Good Friday, of taking care of the house? You witness all of these traditions, and the spectacle of the possession, which you'll never experience again, and then to me, I think it's worth it. And then I keep telling my cousin, who will sooner or later ipapamana the house to him, is that, yes, it's not just your burden alone, you know? You just have to ask and everyone else will come in and pitch in to continue this tradition, to maintain the house, you know, to save it for future generations. That, yes, it's one tradition, one structure, one culture that we have to preserve. And it's not just as an individual family's responsibility, but it's what gives the clan its identity. You know? So I think that's one of the important reasons why we're doing this, to tell anyone that, yes, it's important. It may not have a practical reason, but you just have to experience it, and then that's the intangible. You cannot put really numbers to it. I'm Malu Antonio Veloso, and my father is Pablo S. Antonio, National Artist for Architecture. And then my mom is Marina Reyes Antonio, who made a lot of wedding gowns for very prominent people. Alam mo, ang sabi ng dad ko, we live in a tropical climate. Sabi niya, dapat yung bukas lahat at saka yung halaman. Ano siya, kung tutusin mo, ahead of his time. Nung araw pa, ayaw niya ng aircon. Ayaw niya ng artificial. Gusto niya lahat halaman, ganyan. O, ngayon, lahat gano'n na. Pero ito, biro mo, noon pa. Ganun na siya. Gusto niya at saka gusto niya dito sa Pasay. Simple lang father ko eh. So, ano, ang simple yung buhay niya, simple yung tao siya. Kaya o kami, ganun rin kami. Maski well-known architect na siya, maski ang dami na niyang trabaho, isa lang kotse namin. So, yung feeling mo pag nandito ka sa bahay, di ba? Para ka lang nasa probinsya eh. O kasi ang mother ko gumagawa ng mga wedding gowns noong araw panahon niya. So, syempre lumaki ako diyan sa tahe. At tapos yung mga anak ko naman, lumaki rin sa ganyan. Gusto rin nila. Tapos ngayon, apo ko, ganun na rin. Parang osmosis ba? Parang yung nakita mo yon. Ano, pero ako talaga gusto ko maging arkitekto. Kaya lang, pag-aral ko yung mga professor, masyadong sinasabi, kilala ko yung tatay mo, ganyan. Parang sabi ko sa father ko, parang tatakot ako. Baka hindi ako magaling. So, pumunta na ako, nag-aral na lang ako sa Switzerland. Yung mga apo ko, mahal nila yung bahay na ito, gusto nila. Nag-enjoy siya yung mga apo niya na pagpunta dito. So, kaya itong bahay na ito importante kasi my mother stayed here hanggang siya namatay eh. So, itong bahay na ito, kaya sabi ko, hindi lang sa father ko, dapat sa nanay rin, mahal na rin itong bahay na ito, tsaka
20 years na outlive niya ang daddy ko eh. So, dapat irespeto natin gusto niya. Gustong-gusto niya ito. Maski wala na sila, huwag kalimutan yung nanay, tatay mo. At ako ang naniniwala ko na alam ng tatay ko at nanay ko na mahal itong bahay na ito. Hindi ako pupunta sa sa cemeteryo. Hindi. Para sa akin, nandito sila sa akin. Naalala kong, dahil dito ako nakatira, syempre naalala kong mother and father ko, araw-araw. Ang kultura'y buhay na buhay. Ako po si Rosauro Salcedo. May kapansanan po sa paningin, isa po akong bulag. 38 years old, nakatira sa GK Village, Munting Pamayanan. Bilang isang pamilya, maganda po yung mayroon kang maayos na bahay, na isang tahanan na nagkakaisa kayo. Kaya importante po yung kanya-kanya silang bawat isa sa kanila may role ba, may gawain para hindi po sila nag-aaway. Tapos yung sabay-sabay po kaming kumain kasi yung budget po namin limitado. So pag kulang po yung isa, wala na po kaming budget doon. Kaya kailangan po sabay-sabay kami na kumakain para yung isahan lang po yung budget namin doon at saka yung pagkakaisa po namin. Napakahalaga po yun para matuto sila. Kasi po, dito ko po ipapakita sa kanila na hindi po ako yung manghihina. Ako po yung naipapakita ko sa kanila na yung isang role ng isang tatay na malakas ka, na ikaw yung nagdidisiplina sa kanila para maging maayos yung pamilya po namin. Isa po yun sa pinapakita ko sa kanila na maging matatag po ako na bilang isang tatay. Ginaguide po nila ako kung saan po kami pupuesto, kung ano yung gagawin namin. Ako po'y nakikipagbayanihan din sa paggawa ng bahay. Katulong po ako na isa na able, yung nakakakita. Tapos yung pagbuhat ng buhangin, yung nakapila po kami abot-abot papunta sa taas. Yun po ang naitutulong ko po sa Gawad Kalinga. Pag nangungupahan ka po dito, mahirap po. Pero pag may bahay ka po, kahit napakaliit po nito, hindi mo na po iisipin yung pambayad eh. Ang iisipin nyo na lang po yung pang talagang pambili ng pagkain. Tapos po kung ano pong gusto ng mga anak ko. Eh, kahit kaunting halaga po, nakakabili po ako noon. Kami po ngayon, nasa 2,340 na po na hours. 2 years po na binuno po namin. Parehas po kaming tumutulong. Kahit minsan po, nanguntog yung tuhod ng asawa ko sa paghahakot po ng buhangin. Papakita po namin sa mga anak namin para paglaki po nila na ganun din yung gagawin nila pag lumaki na sila, na marunong po sila sa buhay ba, na kaya nilang makipagbayanihan.
napakahalaga po yung pagbabayanihan kasi hindi po may tatayo yung isang bahay. Pag may birthday po, yung pag may mga birthday po yung mga anak ko, kaunting handa, pinagtsatsagaan po namin na bumili ako ng spaghetti, 1 kilo, kalahating kilong pansit. Yun na po yung pinagsasaluhan namin at saka po yung mga kakilala at kaibigan po ng mga anak ko, pinapupunta po nila. Mapapansin mo rin sa mga Filipino cookbooks na a recipe would be serving 6 to 10 persons. Wala kang makikita ng recipe to serve 1 person. Talagang ang pagkain Filipino talaga ay is meant for sharing. Talagang pagsasalo-salo. Yung pagpupulong-pulong natin, pagsama-sama natin sa hapagkainan, talagang ito na yung, para sa akin, ito yung reason enough to get together. Ganong kasarap ito, or yung paano nyo yung share ito sa isang bisita, na first time yung kumain ito. So, yung kwento, nagre-revolve sa pagkain. At saka kung ano yung pagkain ng iba. Kasi po, doon ko po nakikita yung kasayahan po ng anak ko na ipaghanda ko sila kahit kaunti po. Pag inaanda namin yan, mag-prepare kami ng maraming sibuyas. Saka mantika, yan ang mahalaga sa batuta yung tinatawag namin. Kailangan masarap. Yung variety ng pagkaluto nitong mga hayop na to, yung pinakasikat, actually yung stuffed frog, ang betute. Kalahati siguro sa buhay ko, palaka. Sabi nga ba ng iba, wala nang palaka, inubos mo na lahat. Araw-araw ka pang namamalaka. Pero hindi maubos ang palaka hanggang may buki rin. Pagpanaw ng mga insekto na yan or yung mga isda, palaka, kung ano man yung pasobra sa makakain nila, may bibenta yan sa palengke. Ang nakakalungkot lang dito, paunti-unti nawawala itong mga kabukiran natin, no? Dahil sa development. Development meaning yung pag-convert ng mga kabukit, ng mga palayan into a subdivision. So paunti-unti nababawasan yung food from the fields. Itong mga food of the fields na to, alam mo, ang laking tulong yan na makakabuhay ka ng isang pamilya. Talagang buo sa loob ko na magpapasalamat at magpapasalamat pa rin ako na sa palaka, yan ang kinabubuhay namin talaga. Mapapansin mo sa isang pamilyang Pilipino, ang pagkain, ang mesa, ang pagkainan, ang dining room and the kitchen is actually the central part of the house. The main activity of the day nagre-revolve around the dining table. At doon kayo nag-bonding time ito, yung quality time na that we share together. Nagpapasalamat po ako kasi yung nagkamirong kami ng bahay. Ganun po. Napaka-importante talaga po yung mga anak ko sa buhay ko. Yung nakikita ko sila na masaya, na kumpleto kami, nagsasama-sama kami sa loob ng bahay. Minsan, kaunting gulo, pero naaayos din naman po sa magandang usapan. Napaka-importante po yun. Thank you.
ang magkaroon ng sariling tahanan, di ba't ito ang pinapangarap ng nakararaming Pilipino? Gano man, kaliit o kapayak, hindi nababawasan ang pagpapahalaga natin sa sariling tahanan. Kapag ito'y pinaghirapan at sa wakas ay nakamit na, pakiwari isang napakalaking tagumpay ang nakamit. Bukod sa isang struktura, ano ang tunay na nakamit? Isang bagong simula sa buhay, isang pangako ng katatagan sa mundo kung saan walang katiyakan, kanlungan ng pamilya, paaralan kung saan maiuhulma ang mga supling, pangakong natupad at muli pang bubuhayin. Ang kultura'y buhay na buhay sa buko na nananaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa buko na nananaytay. Sayang tulay sa ating buhay.